Halimbawa, may kising-sin, papayag ka ba? Bakal as lalaki? Kung drama. Kung drama, pero comedy hindi ko gagawin. Ito yung ang guest natin ngayon, napakarami niyang pinagdaanan sa buhay, but you know, but the good man that he is, he always manages to bounce back, and we are so happy for him. And syempre talaga, it's such a pleasure to have the greatest survivor of show business, si Mark Anthony Fernandez. Good afternoon, Butch. Good afternoon, Ana. Good afternoon sa lahat ng mga televiewers and Nesters. Good afternoon. Yeah. Okay. Hindi, ano to? Ano muna tayo? Ang kami kasi, ang aming tradition ni Ana dito, parang nahili kami mag-throwback eh, yung mga pinag-umpisahan. Pero chef, ikaw naman, nakita na namin. You grew up in front of our eyes. Kilala ka namin, bata pa lang. So balikan natin yung ano to, yung mula nung umpisa na nabuhay ka sa mundo, 18 years ago. Mga ganon. Lumaki kasi isang household na talagang showbiz talaga, di ba? Oo. Pero aware ka ba na may ibang buhay sa labas ng bahay niyo noon? Hindi ganun yung scenario sa akin, Kuya Butch. Ang scenario sa akin, artista yung tatay ko, nasikat, nag-aaral ako. Tapos, natutuntunan ko ng artista pala siya, sikat pala siya. So, minsan parang nahihiya ako sa kanya bigla. Parang ganun. Dahil si ano pala yan, parang nahihiya ako. Parang ganun. Ganun yung mga nararamdaman ko nung growing up days. Parehong sikat. Mom and dad. Oo. At pareho iconic. Opo, opo. Pero nung bata, hindi pa ang pangarap bukod sa mag-showbiz? Kasi automatic nag-showbiz ka eh. Ako kasi, ang talagang pangarap ko kung hindi maging PBA player, maging piloto o James Dean. Alam mo yun? So, chamba-chamba, merong si producer na feeling niya meron akong nag-trust siya sa akin, pakiramdam niya may kakayahan ako mag-artisa o may nasa akin yung pag-artisa o may konting ito sa pag-artisa, nabigyan po ako ng break. So, teka muna, pero what things ba talaga ang unang-unang break pa sa showbiz? Opo, opo. Gopings po. Lumabas kami sa Hunalal niyo sa Apo Hiking Society. Tapos hanggang sa nagkapalibasa na po, isa-isa kaming pumasok sa palibasa lalaki. Sino unang-unang nakast sa Gopings? Ang unang lumabas po sa palibasa lalaki si Eric po yata. Parang ganun, or ako. Okay. Teka. Pero ngayon, teka, ano-ano mga fond memories mo nung mga panahon ng Gwapings niyo? Ang pinaka-paborito kong moments, though hindi ako rockstar, hindi kami rockstar, wala kaming instrumentals. Para kaming umabot sa puntong iniisip namin, para kaming Beatles sa Manila, sa yung parang, alam yung parang kasi nagda-dance, nagpapa-party kami, nag-sell kami ng mga CD. So, di ba, parang tingin bumper group din kami. So, show siya na may hosting. So, parang nagkaroon kami ng feel na Beatles. Tama. So, yun yung pinaka-paborito ko po. Sobrang lakas din yun nun eh. Kung tiliang kayo eh, no? Grabe. May show kasi kayo din nun eh. May sariling show, ginawang kayo ng sariling show kasi nga sobrang sikat nyo. Opo, opo. Gwapings Live sa Channel 7. Dapat pero amin yung TV. Kuya Butch, kung hindi nyo alam, dapat amin yung ang TV kaso masyado pa kaming bata. Aha. Pero naisipan po nila yung ang TV dahil sa Gwapings. Pero hindi kami eventually lumabas doon. Oo nga. At least nagkaroon kayo sariling yung niche. Diba? Opo, opo.
Maganda po yung Teeny Bopper days na yan. Talagang memorable po. Among yourselves, Bob, nung panahon na yon, naglolokohan kayo kung sino talaga ang gwaping? Pinaka wala eh, wala eh. Tapos yung ang gwapings talaga, hindi na, pag-usapang gwapings, yung mga eksena doon, mas nandun si Richard Gomez, nandun si John Estrada, yun, Joey Marquez. Yung panibasa na yan. O sa inyong lahat, sino pinaka-chick boy? Pinaka-pilyo. Sa tingin ko si Eric Focuso. Dahil ako, mala naging chick boy lang, mala at 33 years old. Nung nasawi. Late bloomer, ganon. Opo. In touch ba kayo ngayon? Si Eric, may kontakan kami. Pero si Joe, wala eh. Medyo, siguro busy or something. Alam mo na yan. Nasa politika, oo. Kanino ka ba mas naging close doon? Si Joe Marie talaga, close kami nung araw. Si Eric yung medyo nakakaaway namin dahil sa mga kumbuhan. Yun. Nung magkakasama kami, parang kami ni Joe Marie yung magkakampi, si Eric yung kaaway namin. Parang ganun. Parang ganun din naman kaaway, literal. Anong issue? Teka, baka may ano, sensor na. Chicks. Third party. Ganun. I love triangle. Babae pa rin, ha? Okay, babae. Kasi lasan, ganyan. Nakikita mo yung kabataan ngayon, nakaalala mo yung mga times nyo. Ano yung mga nakikita mong difference? Mga kabataang sikat ngayon? Marami sila. Ako feeling ko, Ana, nung panahon na yun, though may Claudine Barret tayo, meron tayong Bonita Rose. Other than that, wala na eh. Kaya siguro nag-aaway din kami ni Eric. Alam mo yan nila, nag-aaway-aaway din kami. Yun yung feeling ko cool lang yung mga leading lady nung panahon na yun. Tapos, ngayon, mas malakas na yung, I mean, ang maganda dito, paganda ng palakas na palakas yung industriya natin. So, yung iba, siguro mas big budget na, nabigyan big budget yung mga bagito, yung mga baguhan. Kasi mas may budget na tayo. Tapos mas maganda na yung, tapos from Joker yun, Joey Reyes, parang dumami yung paganda ng paganda. Alam mo yun, yung mga idea. Lalo na gagawa din on tape, alam mo yun. So ang daming pwedeng i-exercise na mabuti. Balik lang ako ng konti. Nung bata ka at kinuha ka for Gwapings, okay sa mami mo tsaka kay Sir Da Boy? Da Boy. Okay sa kanila? Sa mama ko okay, pero kay Da Boy, kung naalala niyo, di ba ayaw niya? Parang Pacquiao, ayaw na mag-boxing nung mama niya si Pacquiao, parang ganun. Pero naramdaman ko naman din na there's something deeper. Parang ayaw niya na gusto niya. Alam mo yan? Kung kaya mo, okay. Kung nasa iyo, pwede. Parang kinikilig din siya na ayaw niya. Kasi alam niyang unorthodox or freak yung papasok. Freak accident yung hindi naman parang sureball sisikat ka o makaka-hit ka. Parang ganun eh. So, or makaka-chamba ka. Alam mo yan? So, natutuwa din siya. Alam ko. Kahit nung una ayaw niya. Pero nung nakita niya yung o napagkatiwalaan na ako o nakita niya na meron akong kakayahan kahit pa paano o lakas, parang umu-okay na rin siya, nagiging natutuwa na rin siya para sa akin. Ano tingin mo nakuha mo sa papa mo? Sa papa ko? Bukod sa papa ko, nakuha na. Given na yun eh, pogi talaga eh. Ako, feeling ko lahat. Pwera yung, siguro yung hardcore knowledge niya, pero wisdom na sa akin. Knowledge, hindi ako sure. Yung physical feeling ko na sa akin naman, kaya kong gahin yung boses niya. Parang feeling ko identical twin ko siya eh. Na-mas siya ng konti, alam mo yun. Pati PR nakuha mo eh. Opo. Pakikipagkapwa tayo. Bata pa nga lang ako, sinasabi ko sa kanya, Kuya Butch, kaya ko idab boses mo, mga ganun. Feeling ko identical boses namin on screen, parang ganun. So, hindi, pero ano ngayon? What do you, ako, Ana and I really miss him. We all miss him. Ikaw, what do you miss him the most?
Ako yung I super miss his presence. Alam mo, siyempre, yung tatay ko yun eh. Yung presence, yung presensya lang niya. Other than that, yung talaga mamimiss mo, siyempre, yung mga gifts niya, di ba? Yung cash na, alam mo, yung mga ganon. Pero other than that, yung presensya lang niya, kahit wala pa man yung presensya itself, nakakamiss. Napaka-charming ng tatay mo. Sobrang charming. Opo, opo. Si the boy. Si mama the mo? Boy ng boy. Ano? Ano po? Si mama mo tumatakbo uli? Si mama Alma hindi tatakbo ngayon, pero si Bandol pang sinusuporta nila Ana. At saka si kumbaga nagpupulit ng manager din siya. Yun po. Kala ko tumatakbo. Speaking of Bandol, how often are you in touch doon sa mga kapatid mo? Si Bandol kay Butch super close ko. As in super super close ko, para kaming hindi kami half brothers or step brothers. Kapatid ko talaga si Bandol, parang ganoon. To the point na yung mana kong isa binigay ko pa nga sa kanya eh. Nabigay ng rooty sa akin, pinahiram ko sa kanya, halos bigay ko na sa kanya. Pero di ba si Bandol nung araw may kapilyuhan ng bata? Ah, oo, sobrang pilyo si Bandol. Talaga hindi kami magkasundo ng bata kami. Pero nung tumatanda na siya, talagang di ba naging kamukha pa niya si Vin Diesel, graduate ng San Agustin. Alam mo yun, talagang kamukha pa niya si Vin Diesel. Pero nung bata kami, medyo mag-aaway kami dahil 5 taon lang ang age gap namin. Tapos, kumbaga hindi siya baby brother sa akin. Alam mo yan, medyo naging baby brother na lang siya nung naging teenagers kami. Pero nung baby pa kami, parang pareho lang kami baby. So lagi kami mag-aaway. Mark, no. I hope you don't mind. Siyempre, lumalaki ka, unconventional yung setup ng family mo eh. Naguguluhan ka rin ba nung bata? Hindi naman siya, parang feeling ko nga, I mean, kasi medyo ano ko eh, happy-go-lucky, Jeprox, or alam mo yan, chill lang. Laging iniisip ko parang, swerte ko, dalawa nanay ko, swerte ko, dalawa tatay ko, parang ganon. Minsan lang nung, ang dark side naman, ano, goth kwento nun, may mga iba pang nangyayari doon na, pakinggan ko, alam mo yun, hindi acceptable yung or parang iba yung nakakabawas ng dating. Pero ano lang yun, given lang yan. So yun yung mga naging issue. Nasa Pampanga ka ngayon ba? Naka-base? Oo, Clark Pebuch. 1988 pa lang dito na kami ng lola ko. Lagi kami dito bilang nag-aaral ako sa Baguio. Pupunta kami sa San Juan. Pupunta na mama ko. Baguio, San Juan. Dito lagi kami. Tapos sa 2016, 2015, bumili ako dito. 2008, nag-shooting kami dito. Napusuhan ko talaga. Kaya dito na ako na malagi. Nung mag-solo na ako. So, hindi ba mahirap magtrabaho? Kasi siyempre, sumagay ngayon, laki ng mga taping scene. Pero bago nag-pandemic, hindi ka ba nahirapan na commuting sa Manila? Bali, Kuya Butch, ang naging forma nung yung ang akin, yung ginawa ko forma, yung dalok ko, kumbaga, naka-two-door ako. Sinigurado ko naka-two-door ako para pagpupunta ako ng shooting, naka-two-door ako, para naka-sports car. Ayaw mo naman malapit lang yung pupuntahan mo kung naka-sports car ka. So parang may drive scenario bago ka mag-shooting. Parang ganun po. So wala naman sa akin. Tapos sanay ako yung Baguio, nagagawa kong parang Ayala Alabang from Parangaki to Baguio. Kaya kong mag-drive. Alam mo yan? Nabanggit mo yung aral. Nag-aaral ka sa Baguio? Noong araw, 1989-88, mga grade 1, grade 2, grade 3, dinadalo namin si Alma, babalik kami. San Juan, Baguio, San Juan. Dito kami mag-stopover sa Clark lagi. Dahil dito yung sikat na stopover ng Kainan. So, isa kang buhay probinsyano ngayon. Ganon.
Hindi, city na to eh. City na to eh. Oo. Hindi. Alam mo, mas maganda pa nga yung lugar niya compare sa mga lugar dito sa Metro Manila. Dahil naabot naman ng hindi naman sadya yun. Parang, kumbaga, panahon ng kalesa hanggang sa tumanda na tumanda. So, classical pa rin sila. Beauty is in the eyes of the beholder, which para sa akin. So, pareho lang sila maganda. Teka, Mark, tama ba? Kasi ang Sines may Kapampangan roots, di ba? Opo, opo. Umabot, as in magkakapitbahay pa po sila ni Rudy pala nung araw. Tapos nagkahiwalay lang sila, nag-migrate ng Cebu hanggang sa napagpad ng Manila. Yun po. Kapampangan dito yung mga lola ko. Ah, okay. Bakit yung alam ko, pero hindi ka marunong mag-Kapampangan, no? Hindi. Mas English po akin. Parang kay Sakino, ganun. Taglish. Ikaw na. kumbaga, siyempre si Chris Aquino Kapampangan din, di ba? So ako yung Kapampangan na tayo. Mark, hindi ko alam, ilan naging anak mo ba? Lima. Lima. So si Gray lang nag-aartista. Isa ngayon po, opo. Kasi tatandaan ko yung yes. Yung girl, ang ganda din eh. Nagbi-billboard nung araw eh. Nung baby pa siya. Pero ngayon nasa advertising, nasa behind the scenes sila. Ah, you mean ano na? Nagtatrabaho na? Opo. God, how time flies. Pero kalabaw lang ang tumatanda. Oy, kumusta yung movie niyo ni Clau? Tapos na? Tapos na, oo. Yun yung una namin natapos. Pero unang papalabas yung Barumba Dings at saka House Tour. Pero ito talaga awaited to dahil Joel lang. Ewan ko kay Butch, ano masasabi mo sa pelikula? Sana mapanood mo. Kasi ako parang, doon hindi ko pa siya napanood on screen. Sa script pa lang and shooting, alured na alured ako eh. Talagang parang bilib na bilib ako sa... Basta sa akin, gandang-ganda ako sa kanya baga. Sana mapanood nyo. Alin to? Balong ba? Sige, we'll make the effort to watch it. With Claudine. Ay, yung Claudine. Opo. O, kumusta? Kumusta ang ano? Kwento mo kami ng konti. Hindi ba okay? Saan? Yung una niyong pagkikita. excited ako, kinilig ako, ganyan. More of excited yung kinikilig. Parang ang nakikita ko siyempre yung Claudine Barretong artista. Hindi lang basta yung ex-girlfriend ko dati. So, kinikilig din ako. Nandun yung factor na artista siya, gagawa tayong pelikula. Yun. Sana mapanood nyo. Dahil ako, dalang-dala ako doon. Hindi ko pa siya napapanood sa video. Yung script pa lang, yung shooting. As in parang... ako, bilib na bilib ako sa yung script na yan. Or yung ending siguro. And I'm not sure. You have to see it. Although, ano siya, di ba? Action. Action. Hindi siya action eh. Ano siya, artista si Claudine doon. Ang napangasawa niya, camera, stuntman na aloof sa limelight. Tapos, minasama niya yung artista niyang asawa. Hanggang sa nakulong siya for 10 years, paglabas, akala niya patay na si Claudine. Hindi, buhay pa pala. Ayun. Hindi ko na pwede kwento, syempre, hanggang ending. So, napasukan ng konting mga kikiligin kami na eksena. Hindi, basta iba. Hindi lang basta kilig. Siguro sa isang frame, baka kiligin ka. Pero yung tema ng kwento ko, ano siya, medyo may dating. Basta kakaiba. Sana magustuhan nyo. Bago na buo itong project nyo with yung reunion movie nyo with Claudine, when was the last time kayo huling nakita? Mga ilang years? Before that, nagkasama kami sa GMA. Tapos, basta nagtatawagan kami. Pero yung kita, parang
Hindi ko masyadong malala ko sa GMA. Summer sa GMA, nakita kami nung obra ni Claudine sa GMA time. Ah, so may communication naman kayo all this time? Oo. Magtropa na kami. Pero nung nag-shooting uli kayo, wala kang naririnig sa background na ano, muling ibalik ang tamis. Wala. Medyo mas ano lang kami. Sobrang dalang-dalang nga kami ng script. Parang gusto na yung pagbubuti. Talagang yung, para kaming kabayong naka, may ganun. Talagang dalang-dalang lang kami sa mga eksena. Kasi siyempre nagmamadali kami. Pero may mga times na nagkwento nga kami over lunch, tapos dumating si boss. Maganda naman yung mga kwentuhan namin, pero yung sabihin mo, parang udyukan na teenager, walang ganun. Basta natutuwa lang kami, magkakasama kami. Pero may mga nakita mong changes sa kanya or hindi nagbago kay Claudine mula nung araw hanggang ngayon? Siyempre, yung kabaitan niya, yung PR niya, yung kagandahan na higit sa lahat, hindi nawawala. Tumatakbo. Buti sa'yo, walang nagyayayang tumakbo. Nung nasa probinsyano ako noon, last election, tinatanong ko gusto mong vice mayor. Sabi ko, paalam niyo muna kay presidente. Kasi mayroon akong issue dito, di ba, na ano ako, baka kailangan mabasbasan muna. Ayaw akong pasukin na walang blessing pa. Kasi may konting issue ng time na yun with me. Baka kasiraan sa kanila o makabawas sa kanila. So gusto ko paalam muna. Yes, Butch. Tignan mo na. Balik ulit tayo sa movies, no? Kasi itong movie mong Barumbadings, ano to, never kang nagsuot ng drag, never kang nagsuot ng babae, never kang nagplay ng gay role before, no? Not ever. Oo, okay, Butch. Okay. So ngayon, so wala ka bang hesitation na ano to, to do it? Well, this really new role for you. Oh, wala naman, Kuya Butch. Kasi for the longest time, tinanong nila ako that shit ng license, anong gusto mong gawing show sakali. Isang binat out ko, Star Sun, The Biggest Loser. Tapos nasamahin ko din yung mga Fifita for Fungi. Alam mo yun, kailangan ko lang ng right timing or right domino para mag-exercise ko yung saka feeling ko kaya Butch, hindi pa ako talaga yung sinasabing action star ganun. Wala pa ako sa ganun level, hindi pa ako kumbaga naudot ako si dati dahil na-accidente yung kapatid ko, nagbumali ako sa pag-aaral, tapos may Rudy Fernandez naman ako noong panahon na yun, alam mo yan. So wala pa ako doon. So yung mga mindset ko, dami kong kailangan makachamba ako dito, alam mo yan. Or as an actor, yung mga mindset ko, hindi lang basta action star. So sana ma-reach ko din, kailangan ma-reach ko din yan, syempre, kung makachamba, di ba? Oo naman. Pero in this Becky role na ginagawa mo, anong peg ang ginamit mo? Si Mrs. Doubtfire, itong si Fifita Poponggay, si Pacifica Palaypay, anong isin ang ginagamit mong peg? Ang peg ko dito kay Butch, Todo Alma Moreno. Kasi si Alma Moreno, yung mama ko, di ba sumikat siyang Pilipinang artista na naugod ng ganda. So yun yung ginagaya ko all the way para may recall, alam mo yun. At saka syempre, mama ko yun eh. Malayo ko na kukopihin. Kumbaga, and that, yun na yun. Parang walk na para sa akin eh. May mga angle ko. Magkamukha naman kayo. Nung naka... Meron na kahawi ko si LJ Moreno. Yung nakagalan ako. Kahawi ko si LJ Moreno. So in other words, parang ikaw ngayon si Loveliness? Sa movie, oo. Oh, oh. Ang nabi niya si Winnie. Hindi. Ano talaga ako, may Butch, super actor lang. Ang ini-instill ko sa sarili ko. So, yes, oh, Loveliness. Pero bukas, pwede pipita mo mong gaya naman. Pero on cue, di ba? Pati ka muna.
Pero may mga lifting moments ba dito na yung ginagawa nila blinesong araw? Ah, wala eh, wala. Yung mga expression lang ni Alma talaga yung ginagaya, pati makeup, yung mata, kailangan gopihin na mabuti-mabuti. Parang ganun. Ayun na nga, Mark. Nung unang din, nagbi-meeting na kayo for this movie, tapos sinabi na yung mga gagawin. Ahitan, magle-leggings, mag-high heels. Hindi ka ba muntik umatras? Hindi talaga eh. Viva Films yun. Tapos ang tagal ko na siya. Ako, biggest fan ako ng Viva. Lahat ng pelikula niya, tsaka 1980s, 70s. Kung manood ako, PBO, Pinoy Channel, alam nyo na. So hindi, alam kong, tapos Daryl Yap pa. So napakaganda ko baga. Tapos siyempre, ang nilalagay sa isip ko nung panahon yun, makakasama si Jerry Cabal, makakasama si Gerald Torre. Ito na yun eh. Alam mo yun, paminsan-minsan lang yun eh. Sagarin ko na, kumbaga, capture ko na yung moment na yun. Sobrang astig nung casting eh, no? Ayan. Opo. Pero pa, halimbawa lang, halimbawa, may kissing scene, papayag ka ba? Bakal, sa lalaki? kung drama, pero comedy hindi ko gagawin. Parang Dennis Trillo. Ako, bilib na bilib din ako sa pelikula na yan, yung Ice the Mash. Kaya watch Ice the Mash, ano mas? Yeah. Okay. Oh, nanalo nga sa award dun eh. 5 stars ba binigay mo dun, Kuya Butch? Ha? Sa Ice Mash, anong binigay mo? 5 stars, 3 stars, 1 star? Ay, 5 yun. 5. Oo. Kasi magaling. So, si Dennis Trillo, hindi mo iisipin si Dennis Trillo. So, willing ka din mo, na magandang material. Kakayanin mo rin. Kung drama, tingin ko, acceptable lang yun. Kasi siyempre, we're playing also, may konting guidelines yung tira ko, diba? So, ako kung drama gagawin ko yan. Eh kung itong Barong Bading, nagbawa solo mo lang, ikaw lang si Barong Bading, hindi kasama si na Jeric, si na Baron, tatanggapin mo pa rin ba? Kung naalala mo yung Lady Kickboxer, oo, bakit hindi, di ba? At magmumuha siya Lady Kickboxer automatically. Ikaw muna. Ngayon, sa tingin mo ba, sa lahat sa inyo ngayon na ano to, sino sa cast ang pinakamaganda? Sa tingin, kung ikaw ang magiging judge ng beauty contest? Ako, Anong Moreno. Pero aside from Ano Moreno, baka Joel Torre, syempre. Iba din yung beauty ng Joel Torre dahil voluptuous eh. Kung makikita mo si Joel, si Direk, mataba siya. Pero nung binihisan mo, ang ganda pa rin. Oh, maganda features nun eh. Opo. Lahat ba nang inahit sa'yo, umalik na, tumubo na uli? Opo, eto. Tumubo na siya. Manito. Tapos, nagtakong ka daw? Nag-shot ka ng takong? In a fight scene, yes. 247, nakatakong kami. Parang naka-micro-mini, ganun. Pan-disco yung forma namin. Hindi ka nadapa ever? O sino man sa inyo nadapa habang nakatakong? Nadapa, yan. Wala naman, pero yung batang artista na gumanap na batang isa sa amin, na-aksidente siya. Ako, gano'n lang ang konti, pero hindi natuluyan na tapilok. Mike, ikaw. Sorry. Ilang inches may pinag-uusapan natin? Mga 4 inches. 4, 3 inches. Maano din yun, no? Mike, ikaw. Delikado rin. Pero ano nga, yun yung thought, yun yung challenge din siguro. Ikaw, Mark, sa showbiz ka lumaki, no? Sa mundo natin, maraming Becky. Never kang naging homophobic. Siguro, nagkatampuhan kami nung, siguro for like ilang couple of months nung syempre puberty stage, hindi ko naiintindihan yung mga ibang reasoning or yung mga pangyari. Ako din yung at fault nun.
Nagkatampuan kami, naging homophobic ako, pero nawala din nung naayos namin. Nino? secret, syempre, secret. Pero mga kaibigan ko na third sex, tapos nagkatampuan kami, doon ako nagka-phobia. Nung na-okay kami, nawala yung phobia. Anong ganun? Ngayon naman, we're so happy na ito talagang, ito sunod-sunod nga projects mo sa Viva, no? Ano yung mga naging lives, parang learnings mo sa buhay? Ako, prayer is very powerful. Papasalamat ako na na-answer yung prayers ko na makapagtrabaho na kami ulit yung maayos itong pandemya. Yun. Tapos, God works through other people. Parang ganun. Yan. And marami pang Samaritan yung namubuhay sa earth. Yan. At hindi dapat mawala ang mga Samaritan. The good Samaritan. Pero tayo, hindi ko nawawala ng project eh, no? Sunod-sunod. Thanks to Viva Films, yes. Thanks to our good company. Thanks to the showbiz na rin. Isa-isa nagbukas ang GMA, ABS, pati Iglesia nagbukas na rin ang sarili ng channel. Ayun. Okay. Kanina you mentioned na you felt lucky in a way nga, na dahil nga you grew up with parang two sets of parents, dalawang father, dalawang mother. Ngayon, kasi I'm sure you're very, very grateful sa kay Ness at siya kay The Boy, no? Pero let's say kay Lorna Tolentino, if you were asked to, you know, to talk to her now, what would you say to Lorna Tolentino, who was very, very, who loved you? Ako, naging saksi ako dyan. I don't want to be sassy or dramatic or like drunk. Well, ang masasabi ko siyempre, congrats sa show nila na probinsyano na hanggang ngayon malakas pa rin. At maganda yung mga nagagawa nilang mga eksena. Nakakadagdag sila sa sining at dahil malakas sa show nila, marami rin na mga kapatid natin sa industriya na maganda rin ang tema, di ba? Oo. Thank you. Kasi si ano hindi na LT ang tawag sa kanya ngayon eh, kung ano yung pangalan, si Madam na, 'di ba? Ang tawag sa kanya ngayon ng lahat ng tao eh. Bruce yata, parang ganoon. Anyway, Ana. Curious lang ako, Mark. How many pairs of eyeglasses meron ka? wala akong koleksyon. Ang koleksyon pero sobrang swerte natin dahil mga kaibigan natin ang bait din ng mga tarif yung sa Changi, 50 pesos lang to. Talaga? So masira man, pero iba na siya, wala lang nga siyang polarized, pero yung quality wise halos pareho na. 50 pesos. Pag ikaw may suot eh, ibang dating eh. Alam mo, na-auto mo kami. Akala namin mamahalin. Ito, ano lang to? Sa ano to? Rina Street, check nyo. Mabibili mo ng 10 pesos. Talaga ba? Diba? Bakit nagtitipid ka? Hindi kasi, sobrang particular ako sa damit. Ang dami ko nag-gas dyan eh. So ngayon, ang mood ko naman sa damit, yung fashion ko, mas, kung hindi Burberry, okay lang sa akin kahit Changi or alam mo yun. Tsaka super sportswear ako eh. Yan. Anong sikreto at poging-pogi pa rin si Mark? Alam ni Kuya Butch yan. Sigurado mas fix ni Butch namin. Ako, ang gulo lang. Genetic. Genetic. Ano ka naman hindi ka guwapo? The metrosexual, yung metrosexual is working for me. Yung the metrosexual in me manages to maalaga ako yung sarili ko. Alam mo yun, walang masama pala nagpapakosmetic, hindi naman pala parang alam mo yun, or parang it's a girly thing too much or a third sex thing too much. Hindi naman pala ganun. It's mabuti. Hmm.
So vain ka. What did you mean by cosmetics? Di ba yung, siyempre nagpapaderma tayo, di ba nung araw may parang gano'n, yung pag metrosexual ka, baka, ano to, parang bakla ba to, or what? Hindi naman, di ba? Ano na kami, metrosexual, inaalaga, mahilig lang din kami mag-ayos na skin namin, mag-gym, di ba? Minsan pagkakaman ng parang bahay, kahit hindi. Ilan taong ka naging conscious finally na mag-alaga na ng sarili, ng katawan, ng itsura? 20, Kuya Butch. Lalo na nung naging artista na ako ng Biba nun. Kumbaga, alam kong I have to be an actor, look like an actor, and as if this is my day one, alam yan, as if I was nag-a-apply, di ba? Parang ganun. So, talagang I had to look from 21, doon ako medyo naging metrosexual hanggang up to today. At it paid off naman. Kita mo naman resulta. Oh, well-maintained pa rin. Okay. Salamat, good watch. Pero mas guwapo ka pa rin sa akin. Mas fit ka. Hindi si Rudy Fernandez sa tatay ko. Yun ang masabi ko. Iba, Ana? Balik lang ako sa Barumba Dings. After doing this, mas na-appreciate mo ba ang mga kabikihan? Ano po? Ah, hindi naman. Kasi ang dami. Di ba, lumaki tayo sa mundo ng showbiz. Oh, ako dami ko didiigan na mama ko, maraming didiigan na third sex. Ako hindi, wala. Lagi ko silang love. Hindi nagbago yun. Love ko. Kung ano man yung dati, yung respect nandun, alam mo yun, lagi silang love. Hindi na dadagan, hindi na bawasan. Kasi lumaki ako with them. I know, at alam ko yung mga, yung kilala ko sila, alam ko yung ano nila, kilala din nila ako, parang gano'n. Yes, boss. Teka. So bale ito, para klaro, no, yung ang unang ipapalabas muna yung Barumba Dings, tapos movie nyo ni Clau. Yes. In that order. Baka ipalabas po yung pelikula namin kay Butch at Ann ng MMF with Claudine Barreto. MMF. Okay, malapit na rin yun. Okay. Oo. Tapos, after that, ano pa ang naka-line up? Wala pa naman. We have to, syempre, hindi naman, we have to contemplate, Richard, make it all relate, brainstorm, alam mo yan. So, coming soon. We'll be back to promote kay Butch or tell you kung, alam mo yan, kung may bago tayo. And thanks for letting us promote. So, till then again. Yes. Okay, pakipromote muna. Oo naman. November 5 po, Barumba Dings, panoorin niyo po sa Viva Max. Log on to Viva Max on November 5, Barumba Dings po. Oh. Thank you very much. Damay mo na.